So, buti sa inyo mga idol, sa balik kahapon, hindi natin natapos na install lahat ng outlet at saka yung mga switch na kailangan natin kabili. So, dito kahapon, ito yung na-install ko. Ayan. Tapos dito, tapos dito. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, dun tayo sa, ano, sa may sala dito. So, yun, pagpatuloy natin yung pagkabit natin ng mga switches at saka convenience outlet, no? So dito, ito yung kulang na three-way. So tuturuan ko kayo paano ikabit yung three-way. So ang part na nitong three-way ay dito sa ano, sa taas. Ayan. So bali ito yung install na natin ng outlet dito. 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 Doon. Ayan, tapos dito sa may counter. Ayan dito. Tapos dito. So ilang piraso na lang yan yung install. So bali dito tayo mag-i-start na mag-install. Ayan. So kailangan natin ng electrical tape. So ito yung home run ng outlet natin para dito sa ground floor, no? Sa may sala nyo. Ayan. So papasok tayo ng dalawang wire dyan para sa supply ng isang outlet dito. Then ito naman pupunta to din sa ano, sa outlet na yun para ma-supplyan yung mga outlet dito papunta dyan. Okay. So paikot yan mula dito sa counter, pag ganyan paikot. Tapos pag ganyan siya. So nahuli kasi yung ano, dapat dun kasi yung home run yan. So nahuli kasi yung ginawa yung kitchen. Kaya sa ceiling ko lang pinadaan, then tumakbo siya dito pababa. Ayan. So medyo malayo yung tinakbo ng home run niya. So, madami-dami tayong kakabit. Isa-isayin natin yan para makabigay tayo ng idea sa inyo kung paano i-install yan lahat. Mula sa outlet at saka switch at saka three-way. Okay. So, kailangan ko ng electrical tape para sa pag-install ko dito dahil itatap ko to dito sa ating home run. No. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ba ang tamang pag-wiring ng convenience outlet. Okay. So yun, nakabili tayo ng electrical tape. Balatan lang natin to. So na-mute ko yung boses nito na original, mga idol. Gawa nga ay may mga sounds na mga tropa natin dito sa site. So hindi maiwasan na magkakaroon tayo ng copyright. So dito, ang ginawa ko sa wiring connection ng convenience outlet ay ganito siya. So bali magiging tatlong wire na kasi to dito sa may outlet na to. So in-splicing ko siya. So hindi naman natin kailangan na mag-jumper pa dun sa ating ikakabit na outlet dahil connected na yun sa isang butas dun sa paglagyan ng ating outlet mismo, no? So ganito yung kanyang connection pagdating sa splicing, no? Dito sa kanyang outlet. So lagyan lang natin ng electrical tape. So siguraduhin niyo lang na balot na balot yung mga tanso, no? Kung sana ni-splice natin. Ayun, so kailangan mahigpit yung pagka electrical tape at walang nakalabas na tanso. Makadidikit yan dun sa metal na utility box. Karon pa yan ng spark, no? So kayo kapag nag-repair kayo ng convenience outlet, mas mainam kung nakapatay at nakababa yung ating circuit breaker, no? For safety lang. Wala talaga, maganda sana yung original na pagka-tutorial ko nito, kaso nga lang may kasabay na mga sounds. So mahirap na may kompetensya tayo sa ating ginawang video. So iwasan na lang natin makapiright. So dito ulit sa kabila yung ating lagyan ng electrical tape. Mga singer kasi yung mga kasama ko dito, kaya ayun, ni-mute natin yung original na ano, boses na itong ating video. So ikakabit nyo lang dito yan sa may butas. Makikita nyo naman yan dyan sa may mga outlet kung kayo mag-i-install. So ganyan lang. So connected na yan, bali tugang kasi to, pero connected na yung dalawang saksakan dun sa pinaka outlet natin. So isang wire lang, line tsaka line 2. Ayan. So panatilihin na lagi mahigpit yung pagka higpit nyo ng tornilyo na yan para iwas loose connection.
So yung ground niya ay kakabit na lang natin dito sa ground. So makikita nyo naman yung symbols ng ground kung yung outlet na ginamit nyo ay may ground din. Okay? Yan. So yung kinagandahan dito, hindi mo na kailangan mag-jumper. Hindi ka na balahin pa sa pag-jumper. Yan. So ang tawag talaga sa connection na ito is Y connection. Yan. So naka-splicing siya din sa pinaka-humara natin. Tsaka ang ginagandahan kasi dito mga idol sa ganitong wiring connection sa ating convenience outlet. Kapag nag-repair kayo, pagtanggalin yung outlet nyo o papalitan nyo, continue pa rin yung supply natin papunta sa ibang outlet. Kung sakaling merong kailangan gawin yung sa ibang outlet, may sinasaksak, no? At least pagdating dito sa pagre-repair natin, kahit tanggalin mo yung outlet dito sa ating ginagawa, continue pa rin yung supply papunta rin sa ibang outlet, no? So yun yung purpose kung bakit ganito yung pagka-install ko ng ating convenience outlet na to. Ayan. So ganito lang siya mga idol. So napakasimple lang, no? So gayahin nyo na lang yan kung gusto nyo yung ganitong wiring connection. Wala namang mawawala dito sa ating ginagawa dahil nasa tama naman yung pagka-wiring natin. So mas advisable ko to ganitong wiring connection kaysa doon na sa isa na magja-jumper tayo, no? So dito ay kakabit na lang natin. Ayan. So bumangga yung sa may utility box. So in-adjust ko lang konti yung pagtornilyuhan para pumasok. So yun mga idol, so bago nyo yan i-finalize na higpitan, kailangan nakalibil yan. Ayan. Ayan siya. So dito na naman tayo sa kabila, kailangan lang din natin i-install tong isa. So dito sa kabila ay ganun din, natin yung symbols ng line at saka neutral. Okay? Nakabit nyo lang dyan sa magkabilaan na yan. So iwasan na magsama yung dalawang wire na yan kasi puputok talaga yan kapag nag-short yung dalawang wire na yan. So ikakabit ko lang mga idol. So congrats solution pala sa atin. At least na tayo ngayon. Naka 2K subscriber na tayo. So maraming salamat sa supportan nyo dyan mga idol. Marami pa tayong video na i-upload. Maasahan nyo na may matutunan kayo sa bawat video natin na i-upload. So magtagal at manatili kayo dyan sa ating channel, mas marami kayong matutunan. Okay? So ganyan yung wiring connection natin dito sa kabilang outlet. Ayan. So dahil wala nang nasa dulo na siya, so isa lang, no? Ayan. Mas mabilis lang din siya ikabit kasi maluwag. Dito kanina sa kabila ay medyo mabigat siya itulak dahil bali anim lahat ng wire na andun sa may utility box. So kailangan lang natin ipantay ito sa kabilang outlet. Ayan. So finally mga idol, ayan, nasa level. So next natin abangan nyo din dun sa kabilang outlet kung paano natin i-install. So kita tayo dun sa isang video natin.